Hello mga ka-JVlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, mag-unbox tayo ng isang interesting product mula sa Humidigy, ang kanilang Humidigy Bison X10. Maganda kaya siya? Tara mga ka-JVlog, check natin. So ayan, meron tayong bagong rugged smartphone mula sa Humidigy at ito nga ang Humidigy Bison X10. So ito yung box niya, ayan, Humidigy Beyond Dreams. Alam nyo naman, nakilala rin si Humidigy sa paggawa ng malulupit na smartphone na very affordable lang na meron magandang specs. So yun, ina-expect ko na maganda rin itong Humidigy Bison X10 at yun nga, isa siyang rugged smartphone at waterproof po siya. So, syempre, mabibili nyo to sa official store nila sa Lazada. At ang tanong, magkano nga ba ito? So, according sa official store nila sa Lazada, ayan, meron na ngayon tayong flash sale na nagaganap sa Humidigy flagship store sa Lazada. Ayan, legit yan mga ka-JVlog, nasa last mall sila. So, nagkakalaga siya ng original price na is 10,090 pesos. Pero yun nga, sale siya. Mukuha nyo na lang siya sa halagang 7,190 pesos. Tapos, pag may voucher pa kayo, makukuha nyo na lang siya sa pinakamababang presyo na 7,070 pesos. So, very affordable lang itong Humidigy Bison X10. At meron siyang X10 Pro na mas mahal yun, syempre. So, nag-offer din sila ng free shipping. Ayan, may mga voucher sila. Kung eligible kayo, i-collect nyo. At kung makikita nyo, okay naman yung ratings niya, di ba? 5. At kung interesado kayo dito sa Humidigy Bison X10, ayan, huwag kayo mag-alala mga ka-JVlog, ilalagay ko yung link nito sa description. So yan, open na natin itong Humidigy Bison X10. So sa likod ng box, ayan, meron tayong mga specifications niya at mamaya tatalakayin pa natin yan. Okay, open na natin. Bam, bubungad sa atin yung smartphone mismo, Bison X10. Ayan yung mga konting specifications niya, MediaTek Helio P60, 6.53 inches, 20 megapixel AI triple camera. Ayan, IP68 and IP69K rating, barometer and e-compass. Dami feature nito, yun. 2 independent customizable buttons, underwater camera, stock Android 11, tapos may NFC pa siya. So, jam-pack sa features itong si Humidigy Bison X10. Tingnan muna natin yung content ng box at ayan. Meron tayong manual dito at yun, very simple lang naman, absent si paring earphone ulit dito sa ating unboxing video. At syempre, wala rin si Mari Jelly Case dahil rugged smartphone itong i-unbox natin. Hindi na kailangan ng Jelly Case dyan, of course. So, ito yung kanyang charging cable. And of course, USB Type-C na to. Ayun, color red yung kanyang cable. At ito yung kanyang charging brick na 10 watts siya. Ayan, 5 volt, 2 ampere. So, 10 watts lang siya. So, ito na ang Humidigy Bison X10. Ayan, alisin na natin yung kanyang screen protector. So, yan. Maganda dito, naka-pre-install din screen protector niya. Please peel off this mask. Ayun, wait lang, nasama yung screen protector. So, ingat-ingat lang. Oh, wait. Ako, nagka-bubbles na. So, ayan, nagka-bubbles na. Nabigla akong alisin eh. Pero, ayan, didinang ko na lang siya. Okay rin na meron na siyang screen protector, no? Dapat sila na nag-peel. Biglang nasama pati yung ano eh. Yung nakalagay mismo, kaya nagka-bubbles tuloy. So, mamaya ko na ayusin. Medyo meron tayong konting bubbles dyan. So, tingnan natin yung color na itong Humidigy Bison X10 in Storm Gray in 3, 2, 1. So, naka-plastic din yung likod niya. At meron tayong mga indicator dyan kung ano ba yung mga lens niya, for example. So, yan, 20 megapixel. Ito yung 8 megapixel. Mic 2. Pressure relief hole. Barometer. Flashlight. Or the flash. Sa camera, SIM card slot. So, mamaya explore natin yan. At ayun, alisin na natin yung plastic niya. So, ayan, ang ganda netong Humidigy Bison X10. Wow! Matte finish siya mga ka-JVlog, no? Ganda nung likod nito. Di mo akalain na ganito lang yung presyo niya. Nabigyan nila to ng ano, no, magandang build quality. Tapos, rugged smartphone pa siya. San pa kayo? Nandito yung speaker niya sa likod. So, meron tayo dito yung logo nila. Bison X or Bison 10. Designed by Humidigy. So, ito yung kanyang camera module. At meron, ito nga kanina yung mga holes dyan. Sinabi yan. Mic, air pressure or air pressure. At saka yung barometer. About naman sa weight.
Okay naman yung weight niya mga ka-Jave Lag. Hindi siya ganun kabigat tulad ng mga ibang rugged smartphone. Mas prefer ko yung weight netong si Humidigi Bison X10. So hindi kayo mamumblema dito mga ka-Jave Lag na mahulog to kasi nga rugged smartphone siya. Kumbaga well protected siya. So sa right side, ayan kung makikita nyo, waterproof din itong smartphone na to. At meron tayong customizable button dito. Tingnan nyo naman, puro tornilyo. Tapos, nandito yung kanyang power button / fingerprint scanner at yung volume rocker. Tapos yung edge niya, kung makikita nyo, well protected din. Naka-bumper, kumbaga. Diba? Kahit na mahulog nyo ng ganyan, mapoprotectionan pa rin. Sa taas naman ng smartphone, nandito yung kanyang 3.5mm headphone jack. Sa left side naman, nandito yung kanyang SIM card slot. Tignan natin kung hybrid ba to or hindi. So, napakadali lalisin yung SIM card slot niya. Hilahin nyo lang dito. Tapos, ayan mga ka-JVlog. Hybrid SIM card slot siya, sad to say. Yung first slot is a nano SIM at yung second slot, mamimili kayo kung micro SD card ba or SIM 2. Sa left side naman, meron ulit tayong customizable button at dito naman sa left side, nakalagay shockproof siya. Sa baba naman ng smartphone, I think microphone ulit to, tapos yung USB Type-C port. And magandang material na ginamit nila dito sa frame para maging bumper. Para siyang silicone na hindi mo maintindihan na matigas. Okay na okay. Tapos, pag tinignan nyo na malapitan, talagang makapal yung bumper niya mga ka-JVlog. Oh. So, okay na okay talaga to. At ayun, open na natin to. Yan, Bison powered by Android. So, na-open na siya. Setup muna natin to. So, ayan mga ka-JVlog, na-open na natin si Humidigi Bison X10. At okay naman yung resolution ng kanyang display. Vibrant naman siya. So, maganda rin dito sa smartphone na to. I-support niya rin ang 5GHz na Wi-Fi. At next na titingnan natin is yung kanyang storage out of the box. And reminder lang na itong variant na to is yung 4GB RAM at 64GB internal storage. So yun mga ka-JVlog, yung storage niya na natira out of the box, nasa 54.80GB pa yung libre. So napakalaki pa ng internal storage na ito. Marami pa po kayo may install na mga application or games dito. And syempre, titingnan din natin sa gaming itong si Humidigi Bison X10 kung may bubuga ba siya. So ang maganda dito sa smartphone na to is stock Android 11 po siya out of the box. So si Humidigi Bison X10 ay meron triple rear camera. Yung main camera niya ay meron 20 megapixel f1.75 aperture. Meron siyang 8 megapixel ultra wide and 5 megapixel macro lens. At capable siya ng full HD 1080p video recording and syempre meron siyang dual LED flash. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 8 megapixels f2.2 aperture at capable din ng full HD 1080p video recording. Sa screen si Humidigi Bison X10 ay merong 6.53 inches at ang resolution niya is HD Plus 720x1600 pixels. Meron siyang 20:9 aspect ratio and meron siyang notch display. Sa OS out of the box, meron siyang stock Android 11. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P60. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed up to 2.0GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G72. Itong variant na to is yung 4GB RAM at 64GB internal storage at expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Capable na rin siya ng 5GHz na Wi-Fi, dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At meron nga siyang IP68 and IP69K water and dust resistant. And syempre, shock resistant din itong si Humidigi Bison X10. Pagdating naman sa battery, meron siya 6,150 mAh non-removable battery with 10-watt
charging. So yun mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Humidi G Bison X10. The number one, of course, water resistant siya. So ito yung malupit dito sa smartphone na to. Ngayon, hindi kayo mag-aalala kahit na mahulog to sa tubig habang nagka-travel kayo, kumbaga. Dahil meron nga siyang IP68 and IP69K water and dust resistant. So nakakatuwa lang na ganito lang ang presyo ni Humidi G Bison X10, pero nagawa nila tong waterproof, diba? So syempre yan din yung isang requirement pag rugged smartphone, dapat water resistant din. Kumbaga perfect hiking body itong smartphone na to. Number 2 sa screen size. So malaki rin yung screen ni Humidi G Bison X10 sa isang rugged smartphone. So meron siyang 6.53 inches. Yun nga usually yung ibang nakikita kong rugged smartphone ay meron malilit lang na screen size. So nagulat ako sa screen na itong smartphone na to nung in-unbox ko for the first time. Magandang display niya mga ka-J-Vlog and responsive naman. Number 3, of course, ito yung main feature ng smartphone na to. Isa siyang rugged smartphone. So si Humidi G Bison X10 ay shockproof. Kung makikita nyo naman yung nakapulupot sa frame niya, di ba mga ka-J-Vlog, ang kapal nung kanyang bumper sa mga edge. So hindi kayo mag-alala masyado pag nahulog nyo itong smartphone na to kasi yun nga well-protected siya. Pero syempre, depende na rin yan sa taas kung saan siya mahuhulog, di ba? Meron din certain height, of course, yung shock resistant niya. Number 4 sa battery, meron siyang monster battery na 6,150 mAh. Specs wise mga ka-J-Vlog, malaking battery capacity niya. So perfect eterno, meron malaking battery capacity sa isang rugged smartphone. So itong smartphone na to ay naka-design for outdoor activities. Kumbaga, for example, mag-hiking kayo, syempre kailangan nyo ng isang cellphone na meron malaking battery capacity para tumagal siya sa inyo ng ilang araw. Syempre, ang battery capacity nito ay nagdedepende pa rin sa inyong usage. Number 5, of course, sa design. So sa isang rugged smartphone, napakaganda ng design netong si Humidi G Bison X10. Trendy rin yung design niya mga ka-J-Vlog at maganda nga yung ginawa nila dito sa bumper niya, kumbaga meron siyang rubber cushion. Okay naman siya tignan, kung mapapansin nyo parang mukha na siyang may case, diba? And maganda rin yung pagkagawa dun sa matte finish na back cover niya. Gustong-gusto ko yan. Tulad ng sinabi ni Humidi G, yung back cover nila ay matte fiberglass finish yan. So, mas durable yan kumbaga dahil fiberglass siya. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko dito sa Humidi G Bison X10. Napakagandang i-recommend sa inyo to, lalo na kung naghanap kayo ng isang rugged smartphone. Panigurado matutuwa kayo dito sa smartphone na to mga ka-J-Vlog dahil okay din naman yung specs na ma-offer niya sa kanyang presyo. Biruin nyo ng presyo niya lang isa 7,000 pesos. Napaka-affordable lang sa isang rugged smartphone. Then kung interesado kayo dito sa napakalupit na rugged smartphone ni Humidi G, ayan mga ka-J-Vlog, maglalagay po ako ng link nito sa description.